Okay, magandang araw po sa lahat ng mga kasama natin. Although wala na yung araw, no, madilim na. It's only 6 o'clock actually, 6:02. And this is of course, ito po ang ikalima ng bagong Enero po natin, taong 2022. And it's off to a big bang, suddenly a whimper after 5 days, no? Kasi binuksan ng 2022, talagang nagdagsaan sa mall sa mga tao by January 4, 5. Parang lockdown na naman eh. Not that there is a lockdown, but ang feeling ko, I better stay home muna until lumipas, no? Ako rin. Ganun yung feeling ko po. Ano man bilang ngayon ng ano? 10,000 plus. Oo. Oh, well, wait lang. I'll be more accurate about it. Kasi sinare ko nga po yan eh. Ano siya ang matang taas? 10,775 ang bagong cases today. And, ang mga gumaling is 605. At saka yung mga napumanaw is 58. Though, pero karamihan dyan is mild and asymptomatic po. Yeah. Well, you had a little scare with Kaado. Si Kaado nagsipon. Oh my God. Na ano ako, nag-worry ako kay Kaado kasi sabi ko, kaya nga tinex ko, sabi ko may flu daw si Kaado, pero tapos na raw. Sabi ko, pero still, check natin si Kaado. Let's hear it from the horse's mouth, Kaado. Pag-insip ko nung Lourdes, makatila lang muna ko. Ayun, isang symptom yun ng Omicron, no? Tapos, mabilis siya. Nung gabi, ano na, plema na. At saka napasit ko, ito sa ibaba ng lungs nang nanggagaling. So sabi ko, titirahin ko nila ivermectin to sa Lagundi, vitamin C, at iba pa. yan. After, sinadya ko pala, mati, tinirit ko ang katawan ko dahil naramdaman ko towards lunch, nag-chill ako. So nagpunta lang ako sa acupuncturist ko and palagay ko hindi Omicron kasi dalawat kalahating araw lang. Wow. Ano lang yan? Yung ordinary flu. Pero alam niyo po ba na totoo, ayaw ko lang kung totoo, pero marami pa akong nakikita sa Facebook. Opo. Alam mo ba bakit alam ko ordinary flu? Bakit po? Because it flew away. Kinabahan mo ako, pero at the end of the back of my mind, kahit kinakabahan ako, nasa ko baka naman hindi naman siguro. Pero ano po ako, I had this feeling of security for Kaado. Bakit? Kasi vaccinated siya. Tapos bigla ko naisip. Ay, no pa. Sinovac siya. Tapos bigla ko naisip kanina, sabi ko, we'll set for booster. Kailangan na mag-booster ni Kaato. may ano nga pala, no? May post kanina na basa ko about WHO official who said magandang booster para sa Omicron or Omicron is Sinovac. Ano? We're getting prepared to write an article again on the virus, ano, after a long, long time, after the success of Kaado's book, it has become international, at least very strongly regional yung libro. Yung discussion namin ni Kaado in the whole year of 2020, ano, significant yun, although nakakalimutan ng mga tao, but we were the ones who were, I was probably the only one in the country with Kaado, no, na nagdududa doon sa Pfizer claims of 95% effectiveness, ano, and efficacy. Ngayon, hindi mo na maririnig yun eh. Kasi napapatunayan na it was false claim. Ano, very false claim. And I told you, di ba, Kaana, I posted it sa Viber na
ang sabi ng Pfizer at Moderna, 95% efficacy. Samantalang ang Chinese vaccine sa Sinopharm, Sinovac sa Indonesia, sinabi nila 96% against hospitalization. Hindi nila sinasabi na ito ay 95% immune ka na. Ano? Kundi, yeah, walang ganon. Hindi ka ma-hospital, hindi ka magagrabe. Oh, pero saka tignan niyo po yung trend. Kasi tinitignan ko everyday yung trend ng ASEAN. Ha? Ang ano ha, Indonesia, hindi tumataas ang cases nila. At tumataas yung iba, like us, tumaas ngayon. Pero ang Indonesia, hindi. Pababa ng pababa pa rin sila. Kaya sabi ko, ha, may Omicron naman dun sa kanila, pero hindi tumataas yung cases nila. Well, right now, we can't really tell, no? Things are fluid. Akala din natin, safe na tayo. Biglang bang, bumalik. Biglang, ano? Well, bulik. Ang magandang development lang is Omicron is generally now considered very mild. Ano? There is one or two news item na may lingering effect and so on, but we will observe. But sa akin, yung classmates ko, survivor, may group kami, high school classmates, ano? They're talking about Lagundi and so on. Sabi ko lang, also, get the sun, magpaaraw, umaga at hapon. Magpaaraw. Because that is the greatest producer of vitamin D sa katawan. At saka mental toughness siya talaga po. Hindi ka dapat magpatalo dun sa body. Kasi kapag nagpatalo ka, talagang maghihina ka. Pero if your mind is positive and you know, you fight it out with your mind, talagang you will survive. Pero vaccine talaga is importante. Lahat po ng vaccine na meron sa Pilipinas, effective po sa kahit anong variant. Kasi ang sinasabi nga po ni Dr. Salvanya, kasi sinusubaybayan ko po si Dr. Salvanya everyday, yung mga pinupost niya. Sabi niya, kailangan magpavaccine kasi lahat po talaga sa record po ng DOH, ang mga karamihan ng namamatay sa COVID at karamihan ng na-hospitalize na severe and moderate cases are unvaccinated. Okay. Yun po talaga. Okay, babati tayo kay Juliet Camaro. Number one na naman, sabi niya, mabuhay. Marian, Rosalda, First Dizon, Romy Albilier, Olive Maliare, let's see sa YouTube, si Tasio Delmar, Pablo Avellana, Lawrence Alvin, Salvador David, Astro Ayumi, let me see, Lawrence Alvin, Hazel A.S., they're all with us now. So, unang anunsyo lang tungkol doon sa spin-win natin, yung mga panalo ay ihahanda pa po yan. We have to get somebody, si Marnie, to help us ayusin lahat yan. So it will take time, no? Anyway, I'm hoping na at least masimulan ng deliveries nitong Three Kings. Three Kings ba? Anong pecha? Alam ko, January 7 eh. In the past years. January, no? January 6 or 7 po yung Three Kings. Anyway, we still have a day or two. Tsaka meron pang Chinese New Year. The Chinese February, New Year. Actually, yung dalawang dosenang regalo ko dito, sabi ko sa gitna na lang ng New Year at Chinese New Year, no? Yung Spring Festival na tawag. Okay. First news item po natin, Pinay Paparazzi has joined us. Paulina Quines, iba't ibang klaseng vlog also is here. I don't know what the person's name is. Papa B, Coffee. Ano? Did Marcos declare personal grata sa CPP-NPA? Of course not. No? Marcos launched a war against the CPP-NPA. And dito sa kabila, si Olive Maliare, na Benji Aguilar has just joined us. So unang item of course, want to report, and it has circulated already, the passing away of Merlin M. Magaliona, professor and Dr. Merlin M. Magaliona ng University of the Philippines. A great nationalist, I think he is former political detainee also, Marxist, socialist. Ano? Pero isang distinction dyan, Ka-Ado, maybe you can elaborate on this, Ka-Ana. In the issue of the Philippine territorial claims and the baseline law natin, he was against the application of the UNCLOS. Opo.
Because sabi niya, mas malaki ang nawala sa atin. Batay doon sa Treaty of Paris na napakalawak nga, no, nung rectangle na ginuhit. Ano? And that was a historical basis and a basis for our claim. We should not have given that up. Ano? And maybe we should have also expanded kung kailangan na ipasok ang UNCLOS, expanded it based on UNCLOS also. But not to give up the boundaries set by the Treaty of Paris. Very few people know about this. Ano? And importante po ito. Kaya yung simplistic approach na ginawa nila Carpio and so on, nawalan tayo ng malaking teritoryo. What are your reactions? Medyo nalungkot po ako na wala na pala si ano doctor ano ayong Merlin ano Magalona. Si Magalona po, kasi ang alam ko they are actually right now doing something pagdating sa mga baseline law. Siya po at kasama sina yung mga kasama ni spokesperson, dating spokesperson Harry Roque, at saka yung mga taga ibang lawyers and professor ng UP ng College of Law. Pero parang nakakalungkot lang, nawala na siya. Tama po. Hindi kasi alam ng mga tao yan eh. Ang tinitignan lang ng mga tao, yung mga arguments na pinipresenta nila, Carpio, Batong Bakal, na and also this, ano na, gamitin yung UNCLOS sa ating claim sa, ano, sa South China Sea. Pero hindi nila alam na actually, before pa tayo naging part ng UNCLOS, mas malawak ang territory natin. Na ngayon mas parang na-constrain lalo at parang nawala eh, lumihit eh, kasi nga eh yung UNCLOS ang nung mag-ano tayo, naging party na tayo, of course we were bound by the UNCLOS, and UNCLOS naman ang kanyang measurement lang is ano yun, ilang yung measurement na 200 nautical miles is ano from the base, is yun yung ano mo, hindi nga yung sovereignty eh. Sovereign rights lang meron ka eh. Wala kang sovereignty kasi ilang nautical miles lang from the base ang territory. So wala, ganun eh, hindi nag-isip eh. Yeah. So ngayon, pero si Kado, mas marami. Yeah, let's ask Kado. Look at it scholarly, kailangan hindi niya yan. Hindi niya. Ito yung mga historical, ito yung legal, ito yung binigay sa atin ng Treaty of Paris, ito yung UNCLOS. By the way, may importante pa, ha? Na mas yung sinasabi ni Ambassador Encomienda, yung continental shelf. Kasi lastly, yung EEC. So finally, ilagay mo lahat yan, a mix of it, and then start with the technical people to draw the baseline. Ang problema kasi, mga abogado na naman ang nag-determine kung ano ang ilalagay dito eh. For instance, sa baseline natin, dapat kasama ang Saba. Dapat kasama ang Saba dyan. Kung hindi pwede, bakit hindi pwede? Kung na-assert ng China ang historical and legal rights na, bakit hindi tayo pwede mag-assert ng historical and legal rights natin? Precisely. Kunin natin ang China katulong natin, imbis na inaaway nila, imbis na hindi amendahan ng RCEP, mga bobo, mga gago, mga... Wala naman kayong pagmamahal sa bansa. Asa na mga puso nyo? Nasa talampakan nyo. Kaya pala hindi na kayo nakakaramdam. Dahil naapakan nyo, tuwing maglalakad kayo puso nyo.
Okay. Sige. Kado, let's move on. Marami pa. Marami. I think 24 items tonight. Let's see ha. Kung makukompleto natin. Next one, bibilisan ko yung nakakalungkot lang na klase ng tao meron sa bayan natin dahil sa paglalaso ng kultura natin at utak ng ilang mga kapwa Pilipino natin. Itong post na lumalabas ngayon sinasabi ni Vice Ganda, ibote magbibigay ng franchise. Pero bakit nga popular yung mga ganyan? One half of the reason is pinopromote nga ng mga oligarch-owned media tulad ng ABS-CBN. So nakatali sila sa hanap buhay nila dyan sa mga yan. So hindi sila makaalalpas at they're promoting that. Ano? Hanap buhay lang nila ang iniisip nila. Hindi po yung pag-aangat sana ng kultura ng bayan. Susunod ko na. Ito, nakakaputok din ng butsi talaga. Ito mabuti pinost ni Butch Ruiz Balyao, no? Yung arkitekto nito, Architect Butch Balyao. Akala niya siguro maganda. Well, of course, kikita siya ng million-million dyan. Pero hindi naman natin mapipintas si Balyao. Hanap buhay niya, arkitekto siya. Ang pipintasan ko dito ay yung PhilHealth. They are going to set up a PhilHealth corporate center. Ang gara-gara ang mga plano. Ilang bilyon na naman yan, mga gago kayo dyan sa PhilHealth. Ano? Nagkakandara pa tayo para sa mga pondo, bilyon-bilyon, daang bilyon in fact, trillion in fact, para makaparesponde dito sa pandemic. Ngayon, tulad kayo ni Lacson sa Senado, gusto niyo ng sariling monumento po ninyo na konkreto na hindi naman makakain bilang gamot para sa mga tamaan ng COVID-19 o iba't ibang mga sakit pa. Ano? Yung comment na ni Gloria Jane Bailon, former journalist, retired journalist, doon sa drama nitong si Chris Aquino ngayon sa paghihiwalay, sa hindi pa nga na nasasara na kasal nila dito sa kanyang bagong fiancé, hiwalay na. But ang aking reaction dito, ito ang kultura ng pamilyang iyon. Kung isama natin doon sa pagkamatay ng kapatid niya, si Noynoy Aquino, ngayon itong circus ng buhay, ng romantic life nitong si Chris Aquino na hinahalo niya sa politika, anong klase ba ito? This is what we have been subjected to under Cory Aquino. Yung kanilang sariling economic or financial empire din na puro mga circus ng mga deals ng sa politika nila. Ano? Isasama-sama ko itong mga to and kayong pumili kung anong gusto mo mag-react. Kaana. So sa akin po una, doon sa ABS-CBN, ang sinasabi na iboto daw ang magbibigay ng franchise sa ABS-CBN. Sabi ni Vice Ganda. At tanong ko, ano naman makukuha ko bilang butante kung iboboto ko yung magbibigay ng franchise? Bakit? Pag nabigyan ba ng franchise ang ABS-CBN, yayaman ba ang taong bayan? At saka, itatama ba nila lahat ng allegations at lahat ng mga accusations na napresenta sa hearing ng pag-a-apply nilang franchise sa Kongreso? Kasi yun yung dapat nila unang asikasuhin. Kung ano yung mga reklamo, kung bakit sila hindi nabigyan ng franchise, may basis yun kasi magkaroon ng hearing. Ayusin mo nila yun even before they think about the franchise. At the same time, kailangan niyang tutukan, no? Kasi ang ABS-CBN, hindi naman public service, karamihan ng programa dyan eh. Karamihan dyan is money making. So opera, variety show, tapos ano pa, the kind of values na pinopromote, hindi values ng Pinoy eh. At lalo nagpo-promote pa ng mga, like for example, ang bata-bata pa ng mga, like ako, may mga pamangkin na bata pa, 7 years old, 8 years old, dyan natututo kung ano yung konsepto ng mga boyfriend-boyfriend, kung alam mo, yung hindi siya nagpo-mold ng magandang pananaw ng mga bata. Ang idadagdag ko nga na tanong, Kaana, is, sila ba ay nakaka-impart? Yes. Bahagi ng scientific insight, attitudes, and so on, no? Oo. Oh, at saka at the same time, mababago ba nila yung kanilang kalakaran na karamihan most of the time by fake news. Or at saka bias ang reporting nila.
So yun yung mga issues na dapat nilang baguhin siguro muna, tayusin before pa sila mag-apply at mangampanya sa franchise. Ang sa PhilHealth naman po, tama kayo. Ang sabi nga, naisip ko kagad nung nire-review ko yung ating mga slides, eh, parang ano lang po ha, Senado, na sa gitna ng pandemic, eh, ang iniisip ay ang magtayo ng pagka-granding building. Na ang dapat po sa PhilHealth ngayon, isipin nila, paano nililinisan ng PhilHealth sa dami ng corruption issues na binabato sa PhilHealth? Pangalawa, sa laki ng gastusin natin dahil sa COVID at sa dami ng mga issues na binabato din sa PhilHealth dahil hindi pa daw nababayaran minsan yung mga hospital. Pinag-isipan nila, huwag nila munang pag-aksayan yung building na wala namang, hindi naman lahat ng tao na ubayan ng Pilipinas sa magbe-benefit yan o mga kababayan natin. Pinag-alagay sa Kino, dapat si Chris kasi, it's a private matter kung may sakit ka o hindi. Ako nga po eh, pag nagkakasakit, parang feeling ko, I really don't need other people to know. Kasi dapat private, ano yan, matter eh. Kasi, Diyos ko kasi, queen of all media pa naman siya, pero hindi niya alam yung distinction ng private matter sa public matter. Ang kaso kay Chris, ang problema niya talaga is KSP siya. KSP is kulang sa pansin. Talagang queen of kulang sa pansin siya. So parang yun lang sabi diyan sa isang netizen, sabi nga niya, dapat si Chris ay tularan niya ang kanyang mga kapatid na hindi maingay, very private. Yeah. At, you know, hindi pinag nilalabas lahat ng ano, lahat na lang, pati yung kanilang engagement ni Mel. O sabi ko, Diyos ko, pati ba naman ito? Walang tuloy na udlot, tignan mo. Na udlot, engage na, ikakasal, tapos biglang mo, hindi na tuloy. Let's go to Kano. Kano. Galit na galit kita. Oo nga, high blood ako kanina pa din sa mga slides. Nabasa ko. Kasi ba, it's pare. Eh, wala naman. You cannot expect anything. Alam mo yung bahay ka rito sa ano? Sa Project 6. Yung isang malaking kabayo. Oh, meron siyang ano? Ay, malaki talaga. Siguro mga 10 foot ba? Mga 10 foot pataas yung kabayo. Ang laki-laki. Ha? Anyway, wala, don't expect anything anymore from Vice dahil, alam mo eh, naintindihan ko naman, nawala ng malaki pera eh. Eh, ito naman PhilHealth, hindi pa ma-secure yung cash flow niya. Baka nga, alam mo, with the universal health system, baka hindi kayanin ang present resources ha, ng PhilHealth. Dahil lahat na eh. Eh, sino ba ang nagpapatabalan sa PhilHealth? Eh, di yung nagko-contribute. Eh, miski hindi ka mag-contribute ngayon eh, sa universal health system. Ha? Kasama, sustentado ka na eh. Oh. Exactly. Ito si Chris Aquino. Nakakaloka si Chris. Oh, Chris. Tandaan mo. Kung sino talaga tumutulong sa'yo. Ha? Tandaan mo, Chris. Tandaan mo, Chris. Ha? Kung sino man tumutulong sa'yo. Ha? Yan si, hindi si Ninoy ang hero, Chris. Si Mr. Sarmiento ang hero. Pero kala mo, ang lapad ng pagtitiis sa'yo. Alam mo, yung pag-ibig si Mr. Sarmiento, kinagalang ko yan. Ha? Kinagalang ko yan, palagay ko yan eh, talagang tapat, totoo. Masidhi, pero sungarot. Oh. Kasi wala naman talaga mangyayari. Oh. Talagay ko, hindi na pwede magkaanak pati si Chris. Kasi yung kanyang ano, yung immune system, ha? Oo, autoimmune. Oh, paano ka na? Papasok ka sa bedroom, kasama mo yung asawa mo.
You are destined, Chris Aquino, to live alone for the rest of your life. Katulad ni Noy Noy, mamamatay kang mag-isa. Ha? Lanto ba tayo mamamatay eh? Pero ngayon pa lang, pagtitiri ka na kita ng kandila, na sana yakayabangan mo, yakaswapangan mo, yakasakiman mo, yung pag-ibig mo sa sarili mo, yung pagmamahal mo walang kupas sa iyong pamilya, ay hindi mo ng repentance at mauntog ka na sa katotohanan na kayong mga Aquino ay salot ng bayan. Pag hindi mo yan natanggap, sorry, you will die a very lonely death like your brother. Okay. Well, let's welcome Julito Argelles, si Jacqueline Trajano, James Moore Moreno, and Noel Manaig, Marian Rosalda. We've mentioned, sabi ni Noel Manaig, sa klase ng sistema ng ating gobyerno, mukhang matagal pa bago natin makamit ang magandang bukas. Pansin ko rin na sa ganda ng programa nyo sa TV at radyo, bakit kaunti lang parang may interest manood at makinig. Sayang naman, inuubos nila ang oras nila sa walang kapararakan. That's of course correct, ano? But yung katotohanan at kamulatan ay biglang sumasabog yan eh. So dekada na po ang pasensya natin sa pag-uulat at paglalathala at pagpapaliwanag ng mga issue, but the time will come that this is like the morning sun na sasabog ang liwanag. And si Marian Rosalda, na-ere na po ang TV Patrol ngayon sa A to Z. No? A to Z. Nagpilit silang makapag-ere para manipulahin na naman ang utak ng mga Pilipino. Alejandro Tevez is with us already. Ano? And then Anthony Bello is with us. So we will read some of the messages in a while. Hello. Good evening po sa lahat. Dun, comment lang po ako dun kay Chris Aquino actually. Kasi yun nga eh, sobrang nakasakit ng damdamin din yung inasalanta ka ng bagyo, nawasak yung bahay mo, tapos sisigawan ka ng ganun na kami yung tumutulong sa iyo, ha. Nasaan yung may utang na loob ka sa amin. Sinisigawan ka ng ganun habang wasak yung bahay mo, wala kang gamit. Kakaiba talaga yung pag-iisip nila. May nangyaring ganun? Yun po yung sinabi nila. Tandaan ninyo kung sino tumutulong sa inyo, ha. Yun ang sinabi. Oh, wow. So, yun yung sobra, di ba? Kakaiba talaga yung ugali. Yes, wow. Yes. Siguro next... Oh my goodness. Next episode, play tayo ng video niya na inyo. Oh, please. Kasi sinabi hindi ko niya, tandaan ninyo kung sino tumutulong sa inyo, sabi. Bota ninyo. Sandali, alas 6:20 na po, ano? But we're not on the radio. We're not on the radio. Ano? Yeah, but I was thinking of the gulong ng kapalaran. Ah, okay. Naihanda ba natin? Hindi pa po nagsisend po ng names yung mga ating... Yung iba? Paalala natin, no? Can you read out their names? Yeah, please chat your names po para malagay po namin kayo sa Wheel of Names. Chat your name lang po in the chat box. So, ito yung batch ngayon na i-sample. They have to be live po eh. Apo. Okay, so we'll go back to the wheel after 15 minutes, no? Apo. Para makapag... type in ng names and addresses ng ibang sasama. Ano, by the way, ang gusto kong gawin, Joshua, kunan ko ng litrato yung apat na bagay, no? Yung delicacies, ano? Yung libro ni Kado, libro ni Gemma Cruz, libro ni Mao, at saka libro ni Robert Kwan Laurel. Anim na item ata, no, na namanggit ko para makapili sila kung ano ang gugustuhin nila. Is that appropriate? Okay po. Pwede naman po yun. Apo. We'll take the pictures tomorrow. Okay, next item po natin. US COVID cases top 1 million in just 24 hours. Nakahapon po, no? I think this has really spread around, but I wanted to report it para sigurado everybody
takes notice of this, ano, and may implication yan doon sa Pfizer at Moderna actually, di ba? Ano, yung kinaklaim nila 95% effectiveness, efficacy, where is it now, di ba? Oh, kahit na sabihin natin mayroong mga matitigas ng ulo, ayaw magmask and so on, it shouldn't be this big if their vaccines is, as they claim, 95% efficacious, or efficacious, no? Or effective. And then, ito naman, local politics naman, Senator Manuel Lito Lapid sees his fellow lawmaker, Senator Panfilo Lacson, presidential aspirant running under Partido Reforma, and Senate President Vicente Soto, vice presidential aspirant, as the most qualified to lead the country. But are you the most qualified, Lito Lapid, to comment on anything? Ano? That is my question. Coming from you, I would think yung kapaligtaran ang tama. Ano, sila ang pinakamasama. Kasi sila ang pinakasanay sa corruption na endemic po dyan sa Senado. At anong ebidensya ko dyan? Ikaw, Lito Lapid. Ikaw na convict sa corruption sa Pampanga ba siya? Naging governor? Ano? Pampanga? Ano? And so, I don't know why we still live with this system na may senador tayong ganito. Ano? Na wala tayong maririnig at all. Ano? Except nung sabi niya, eh, yung mga school bag ng mga school children natin mabigat. Kailangan may batas na hindi po i-overload ang school bag ng mga bata. That is the only thing I remember. At siyempre yung tatalon sa likod ng kabayo, yun, naaalala ko sa mga nakikita. Yung mga movies niya. Nilagay ko si ano si Cole, yung partner ni Mr. Shuli sa Mongolian Barbecue, may yung tawag niyang show niya. Yung movie. Show. Oh, yung movie. Katabi ni Lito Lapid, natuwa si Mr. Shuli as Mr. Cole. And of course, this is a serious matter naman. 74 provinces tag CBP NPA persona non grata. May tanong dito sa atin kung si Marcos ba eh, si Ferdinand Marcos eh dineklara na persona non grata ang CBP NPA. He did not have to do that. He was waging a war against the CBP NPA, no? Dito sa ating sitwasyon ngayon, napakaraming politika sa loob ng Kongreso, Senado, sa media in favor of the CBP NPA. Kaya kinakailangan itong mahakbangin na pigilan sila down to the provincial level. So yan ang mga items muna. Kaado, ka-Diyos and Madam Ana. Ano? Opo, sa akin po, dun po sa unahin ko po yung pag-declare sa CPP-NPA na persona ng grata ng mga local ng ating LGUs, no? Especially sa barangay level, sa municipal level. Alam niyo po, this is really ano, a trend right now na ngayon ko lang nakita na talagang makikita mo na empowered ang ating LGUs to a greater extent on this issue. Hindi na po sila takot. Unlike before, alam niyo po, sa my area namin, kasi ako, ang area namin, ang kung saan ako pinanganak, ay Samar, no? The old stretch of Samar, Leyte, tapos Bicol. Malapit kami sa Bicol, northern part ng Samar, eh. Northern Samar. Alam niyo, yan area na yan, infested yan ng NPA. Before and even, ngayon may konti pa rin. Ang Samar, mayroon pa. Pero, alam niyo, sa amin, at kahit sa ibang mga LGUs na infested before ng NPA, they are not afraid anymore. They stand and they said, na persona ng grata kayo dito, ayaw namin sa inyo. They are very vocal. Ngayon ko lang nakita, it really has yung political will at saka yung lakas ni President Digong at pagiging seryoso niya na mabuwag na ito ay talagang nagre-resonate siya sa ibang mga sa local level. Eh kasi ngayon lang talaga, before takot na takot. Di nga yan ma-mention na pangalan eh. Pero ngayon talaga makikita mo empowered, brave, and hindi natakot ang tao. Pero ang mga takot kung sino? Yung mga politiko, lalo na yung mga taga-senado, yung iba dyan sa kongreso na they're relying na they're so afraid na baka hindi mag-di sila iboto kasi kiniklaim din kasi ng mga kiniklaim ng makabayan block sa Congress na they have around 3 million solid command votes daw. So parang itong ating mga politiko they're trying to tiptoe kasi they're so afraid na hindi sila iboto ng mga
command votes ng kaliwa. Pero yes. Tanong, ano ba yung ano niyo? Ano ba yung unahin niyo? Ang kapakanan ng bayan ba or yung mabalik kayo diyan sa Senado na for the longest time wala naman kayong ginagawa. Yeah. 'Di ba? Wala namang tangible concrete. Sabi niya ni President Digong kagabi, kasi nanood ako, umabot ng alauna ako yung kanyang ano, live na address to the weekly address to the nation. Sabi niya, wag daw iboto si Gordon, dalawang tao, may Gordon at Pangilinan. Kasi tagal-tagal na daw dyan, eh wala namang nagagawa. Tapos, hindi daw ginagamit ang mga utak nila. So, wag na daw, palitan na daw ng bago. Sabi nga sa kanyang, ano, umabot ang alauna, ang mag-iaro. Oo, tatulog na ako. Natikinig pa rin ako. Meron, andang makapikit na ako. Then, let's go to Kaado. Kaado, which one do you choose to comment on, react to? Well, we all supported this NTFL Cup, no? And alam naman natin na very successful. Akala ko nga doon na sa Baliklow program nila eh. Itong almost 21,000 former rebels have surrendered and now living a normal life with full support from the government. Plus an additional of about 4,000 more to 5,000 more. Lahat sila, pinag-aral, na-test na, may seminar sa DTI. Kung saan-saan, pati dole, ha? Pati tupan, binibigin sa amin na yan. Para umiko talaga yung maging from destructive, maging creative sila. Maging productive sila. So, akala ko tapos na doon. Aba, pero pa pala barangay development funding. Di ba doon napunta yung 28 million at saka yung magkano ba yung na-approve ngayon? 17? Oo, mababa. Mababa masyado. Institution yan, ha? Bakit? Lahat naman ho yan, mga kabansa. Binigay na ng gobyerno natin many times over. Pero, pork barrel. Pinauubaya doon sa congressman na ipagawa yung farm to market road, pagawa yung maliit na tulay, pagawa yung mga magsakan centers ng mga produkto nila, eh hindi naman doon na pupunta eh. Di ba? Oh, saan napunta ang Pork Barrel? Sa pagpapatanggal ng isang Chief Justice, Sus Mario Sir. Hindi yung, Pork Barrel na yung kung binigay ninyo sa barangay. Oh, di ba mahalin? Isasantuhin ng mga tao bayan lahat ng congressman. Ay, huwag niyong sasabihin niya kay congressman, ha? Huwag kayong ganyan, ha? Na mabuti tayo siya. Hindi! Lahat po na tao, minumura kayong mga congressman. Kayong mga hindi tapat pagdi-deliver ng basic services. Eh, nung congressman nga yung si Glechong, eh, alam mo ba, he went as far as providing, ha, dahil maliit lang naman yung isla nila, as far as providing free bus service to all public school students in the elementary. Parinig ba kayo niya? Even Dama was not able to do that. Ginagawa yung negosyo. Dahil wala eh. So ngayon na kinakalam yan ni Duterte at binibigay ng direksyon, syempre ayaw ng mga politiko. Wala silang ano eh. Wala siya lang percentage dyan. Okay. Yan ang, ano, yan ang kabutihan ng pangalawa, itong si Parlante, na ang role niya talaga, siya dapat bigyan ng transparency award dito eh. Yan. Yeah.
I think Parlade is really showing yung kanyang potential na ngayon. Ngayon ko lang nakikita ang mga potential na na-disqualify siya. Marami siyang sinasabi at ginagawa na mukhang doon sa tamang direksyon. Anyway, Kaado, wrap it up so we can go to Ka Joshua. Oh, ngayon, sabi ko nga, dito naman kay Dito Lapi, sana huwag... alam naman natin na nalo lang yan dahil sa smart magic. Mukhang nagbayad siya para makalusot siya doon sa mga kaso niya. Ano? Na talagang may ebidensya. Daan-daang milyon. Kung bakit pa din binoboto ng taong ba? Well, smart magic na. Ano? Smart magic. Eh, kasi wala tayong truth commission eh. Hmm. Ayaw magkaroon ng ano, truth commission under the next president. Balikan lahat ang mga anomalya sa gobyerno. That's right. Dapat. Sana, mangyari yan. At saka, gusto yan rin, si Lito. Oh, sige gusto po. Ko rin malaman eh, kung totoo yung golden arenola ni Quirino. Oh my God. Ganun. Oh. Ah. Yung mga kaibad mo lang nakakaalala niyan, Carlo. May ganun pala. Oh my Let's God. Go doon sa mga hindi nakakaalala. Joshua. But you haven't heard about the golden orinola from your dad. Yeah, siguro na-discuss sa akin pero nakalimutan ko na ata. I'm not really sure. Sige. Pero ito nga, dito, comment ako dito sa 74 provinces tag CBP-NPA. Nagtataka lang ako bakit hindi kasama yung ibang cities dito sa Manila. Like, dapat Manila, San Juan, Pasig, sumama na rin dito, di ba? Kasi clear as day naman na ang daming namamatay, may namatay pang mga estudyante, and then hindi nababakapan, hindi na re-report. Yun yung masama eh. Underreported yung mga namamatay, pinapatay na CBP-NPA, hindi siya common knowledge. Yung one time lang na may namatay pa na sikat, si Kit Absolon, nireport pang died. So hindi siya killed. Hindi siya killed yung mga passed away pa. Yung iba passed away pa. So that's underreporting, that's misinformation, that's fake news na bigla heart attack na matay lang siya. Yun yung pinapalabas nila sa headline nila. So underreported po talaga. Hindi siya common knowledge. Dapat more news sites dapat yung nagre-report po dito. Joshua, it's 6:45. Let's spin the wheel once. Yeah, let me just... How many names na ang nakalista? Let me just set it up. Meron ng mga eight names. Okay, good. I think eight names. Mag-spin tayo ng dalawa siguro, no? So as you can see, let's spin po two times. So this is one, spinning once. Ah, bilis ha, si Carlo Jones. So, yan ba, Joshua? Nanalo po si... Si Brian... Brian Jerome Pineda. Congratulations. Congratulations. And then, another one po ba? Yes, another one. Another. So, remove na natin yung name and then press natin ulit. Ayan, nanya lang tuloy-tuloy na ikot. Tapos nanalo ngayon si Denny Nunez. Congratulations. Yes. Denny Nunez. Okay, Denny we'll check Nunez. Their addresses or names later on. Please, ano lang po, chat your information po dun sa link na binibigay po natin. Para alam po natin which, anong tatawagan po number kapag nandun na po sila sa gate or sa pinto po ninyo and then saang address. Thank you. Okay, and so let's go on with our news and developments. Ito, magandang development naman sa international front. Nanguna ang China. China leads in the 5-state joint statement on preventing nuclear war, arms race. Ulat ng Global Times, pinangunahan ng China na magkaroon ng statement. Ang kamiyembro nitong China sa Security Council ng United Nations. Ano itong mga ito? China, Russia, US, Britain, and France. No? Itong limang bansa na may nuclear weapons na kasama sa UN Security Council na magsabi sa isang statement na
They affirm that a nuclear war cannot be won and must never be fought. Ano? So, yun po. Dagdag na paglilinaw ng posisyon nitong mga nuclear states. Of course, hindi kasama itong mga nasa labas ng Security Council, hindi kasama ang India, Israel, Pakistan, ano pang nami-miss out ko ng mga states that have nuclear weapons. No? North Korea, hindi pa kasama dyan. Ano? Sino pa ba? But anyway, more or less, that's a picture. So, at least this is a good development at may statement dito na or pahaging na eventually dapat mawala talaga ang nuclear weapons. No? So, sana ito ay tuloy-tuloy na. Dahil sa pag-amin ng Estados Unidos, halimbawa, na hindi din sila makakapagpanalo ng nuclear war, ibig sabihin, someday, they will all agree to give it up. Ano? Okay, and then, still on in the international front, itong ulat galing sa, saan ko ba kinuha to? RT, Russia Today. Countries accelerate shift away from the US dollar. Ano? Emerging markets are leading the gold buying spree. And the, this is according to the World Gold Council. The banks have built up their stockpile by more than 4,500 tons over the past 10 years. As of September, the reserves totaled 36,000 tons, the largest haul since 1990 and up 15% from a decade earlier. Ito po yung stock ng gold ng mga central banks. At the same time, the presence of the dollar in foreign exchange reserves has dropped sharply over the past decade. In 2020, the currency-by-currency ratio of the greenback plunged to the lowest level in a quarter of a century. So ito po ay direksyon na hindi po magbabago na, pahina ang presensya ng US dollar sa darating pa na 10 taon. Ano? And sobrang nakasanayan lang ng mundo na gumamit ng US dollar, pero ito ay talagang magbabago na. Although temporarily right now, humina na naman ang peso sa dollar kasi nga yung remittances na dumagsa noong Disyembre galing sa mga OFW ay tumitigil na po, ano? Dahil tapos na ang holidays. And so nababawasan ang dolyar sa merkado at kailangan ng mas maraming peso to buy $1 now. DOH now assumes local transmission of Omicron in the Philippines. Ibig sabihin, yung mga tinatawag na COVID-19, kahit yung mga ulat ng DOH, marami doon, suspecha nila ngayon ay Omicron. Kasi mas mahirap ata ma-identify in particular ang Omicron from the tests that we have. By the way, gusto ko sana magpa-test, misis ko, kasi yung mga anak namin sa States, ini-insist na magpa-test kami dahil yung pamilya ng son-in-law ko na infected, no? Eh bumisita kami sa son-in-law at sa daughter ko over the New Year's Eve, no? Pero hindi naman everybody's clear, pero we wanted to test. Tinawagan ko yung pamangking ko na importer ng test kits. Sabi niya, pasensya na, this time I cannot deliver any kasi backlog nila daang libong. Yes. Test kit order ng mga ospital, mga doktor, mga laboratories, no? So pati kami, hindi kami makabahagi kahit na isang kahon lang, ano? Oh, so parang itong next item ata natin, hindi pa next item. Kasi yung next item natin ay yung kampanya ni Harry Roque, no? Si Princess Jaisal Kiram ng Sultanate of Sulu is campaigning for Harry Roque. So I am helping them, no? Tinutulungan natin. And then finally, from Abante, itong ulat, at ito'y kalat-kalat, alam sigurado ng lahat na ito'y nangyayari at umiikot ng balita, na ang mga netizens nagpa-panic buying ng Biogesic. Ano? Nagkakaubusan, may mga signs sa labas daw ng Mercury na wala ang Biogesic, sign na taba, at saka yung sanduse ng iba't ibang mga brands, puro ubos. Bakit kaya nangyari ito? Ang sagot ko, comment ko doon sa isang Facebook post na tungkol dito, sabi ko, ako, hindi ako umiinom ng painkiller. Masakit ang ulo, masakit ang katawan. Hindi ako umiinom, matutulog ako, magbabitamin C ako, overdose, at magnesium, pero hindi ako magbabiogesic o painkiller. Bakit? Nako-cover up yung symptoms. Ano? Kaya yung katawan, hindi maka-react doon sa sakit mismo. Yun ang philosophy ko.
But anyway, this is the package of issues, no? I'll repeat, five leading nuclear states made a statement na they will not use nuclear war they will not wage nuclear war because it cannot be won and it must never be fought. Countries accelerating shift away from the US dollar. Local transmission is assumed now to be Omicron. And Harry Roque, Princess Jaisal, tulungan si Harry Roque, and then the rush to buy painkillers. What is behind it? Do you have any answer to these issues? Sa akin po, unahin ko yung ano, yung unahin ko lang po yung sa Omicron at yeah. Saka sa panic buying. Tapos then I'll go on to the nuclear weapon issue. Kasi po, ang alam ko po, several reports naman po nagsasabi na may community transmission na ng Omicron. Mm. Ang problema nga lang po, ang biosurveillance natin para matrack nga kung asa na yung Omicron dito sa Pilipinas, medyo nagkakaroon ng lag. Sa dami po ng cases. Kasi ngayon lang po, may kausap kami na infectious disease na doctor, na doctor namin sa Cardinal. Na syempre rin po consult kami and all that. Sa limbawa, may sipon, anong gagawin mo, all that. So for us to be very aware. So kanina, before tayo nagkaroon ng programa, online consultation kami, just to be aware, no? Ang sabi nga ni Doc, ano daw talaga, ang dami daw talaga, nagkakaroon na nga daw ng backlog doon sa testing. Kasi nga sa sobrang spread out ng cases, at saka sa dami ng cases, kasi nag-triple-fourth. Ngayon, nag-double yung cases. Yesterday, 5,000 plus. Ngayon, 10,000. So, it doubles. Sabi din ng mga studies, ito po yung ano, ito daw po yung behavior or character ng Omicron. Every day, not really every day, every 3 days or every day, nag-double siya. So, ganun daw yung character in terms of number of cases kasi ang transmissibility niya is sobrang taas. Ngayon naman po, ang effect naman po dyan, isa sa mga nangyayari, isa pa panic buying ang mga tao. Kasi pag nagkakaroon ng sipon lang, hindi pa naman sure kung Omicron niya. Alam mo yun, na feeling nila may Omicron na, so kailangan mo ng paracetamol. Kasi nilalagnat eh. Kapag may COVID ka, nilalagnat ka. So yun, nagpa-panic buying na ang mga tao na... Pati hindi lang gamot ng adult ha, ang nagpa-panic buying, even yung gamot para sa mga bata, yung mga paracetamol for kids, nagkakaubusan daw. Sa akin naman po, ang reaction ko dyan, kung wala naman silang sakit, they should not rush na bumili ng gamot when it's good to have stocks sa bahay no, for any emergency. Pero yung mag-panic buying, napakyawin mo yung mga gamot sa Mercury drug o sa mga drugstore, parang you deprive those people na may sakit talaga from buying kasi sila ang nangangailangan. Siguro sa akin po, ang reaction ko dyan is to buy stocks para lang sa emergency but not really to overbuy kasi kawawa naman po talaga yung talagang may sakit na kailangan. Kasi yun naman po talaga ang dapat natin alalahanin. At ako din, katulad sa inyo po, usually, kapag may sakit ako, lagnat, or hindi ho ako mahilig uminom ng gamot. Ang yeah. Ano ko lang po talaga is more on supplements, like vitamins. That's kasi right. Feeling ko, the body has its natural way yeah. of coping with the sickness. Though, kapag walang gamot po, ang observation ko, from my experience personally, medyo mas matagal siya na nag-heal. Pero nag-heal yung body on its own. Oh. Pero when you talk about vitamins, yun po talaga ang inaano ko, mas ma-vitamins po ako kaysa sa mas magamot. So, mas ganun din po ako. Yeah, let's go to Kado. Kado, anything you want to react to here? Yeah, po, wala nang may Jesus. Di tayo nyo lang din eh. generic. Oh, yun. Branded daw po ang nauubos sa mga mercury drug. Yung generic po, hindi maraming generic, pero kulang yung sa branded ang nauubos. Well, yan ang problema eh. Sabi na lang talaga, biglang nag-shift yung klima eh, especially over the new year. Biglang nagbago, biglang dumilim. Lumamig. Pero expected naman natin yan, Kado, di ba? Expected natin yan dapat. Amihan season. So, hindi na katakataka yan.
Nasabayan lang talaga ito si Omicron. Eh, alam nyo naman, ha? Omicron, ano yan eh? Because of the population, girl. Sabi ko nga, pwede ba ako ma-quarantine miski na 2 weeks lang with the population, girl? Tatanggihan ka, sir. 73 ka na. Ang tatanggapin siguro si Diyoso. Harmless ako. anyway, seriously speaking, consult your doctor. Oh, yes. Yan lang. If you don't have an acupuncturist, a traditional Chinese medical practitioner na lisensyado, consult your regular doctor. Okay? Yeah. Ito naman si Harry. Iboboto ko naman ito. Miski hindi pa si Jason magkampanya para sa kanya. Okay. And then this nuclear agreement, bakit naman pumapayag ang China at Russia? Eh, wala naman akong tiwala dyan sa mga Amerikano at mga Britanya. Do you think? Huh? Only an American mind. Huh? Only an American mind can make Hiroshima and Nagasaki possible. By the way, it's 6:58. We have 2 minutes before we on RP1. Let's go to Kad Joshua. Yeah, pick up ko lang kung saan po nag-left off. Dun sa, wala tayong nakikita China leads in 5-state joint statement on preventing nuclear war. Wala tayong nakikita sa American news cycles nito, no? So, that's one indication bakit hindi po pinipick up ng CNBC, CNN, other news sites, yung ganitong mga reports kasi they are actively pushing their military production eh. Yun kasi talaga yung right now yung economy nila nasa military production pa rin eh. So yun nga, peace is not an option talaga sa kanila. That's what I see sa kanila. Doon naman sa country shift away from US dollar, that's actually true. Kahit yung mga American citizens bumibili na ng euros and yuan. So makikita natin in the next few years talaga. Ito naman Omicron. Well, most of my friends ko rin nagkasakit na. Maraming mga kakilala ko meron ng mga sakit ganyan. We should be more careful din talaga kasi Pasko din talaga, nagkalat din talaga si Gwyneth Chua. Yeah. So ngayon, at least ngayon, kakasuhan na siya and pati yung pamilya niya, sana ma-investigahan din. And then yung Berhaya Makati is wala na siyang lisensya. Ayun nga, I think dapat lahat maging maingat. Double mask and then possibly face shields. By the way, Joshua, it's already 7 o'clock. Wala pa ba si RP1? Radyo Pilipinas has entered the waiting na. Room. So, yun na. Nag-admit na tayo. So, let's... We will hear them already, no? Apo. Gawing madalas ang pag-inom ng tubig. Agad magpakonsulta, huwag mag-alinlangan. Siguraduhin mong malinis ang iyong kakainin. Pilipino, naghugas ka na ba? Maghugas ka na. Una, basain ang tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Ika-apat, kuskusin ang mga pagitan ng daliris. Ika-lima, kuskusin ang mga pupo. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Ika-pito, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliris sa magkabilang palad. Ika-walo, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel. Basta't laging handa at merong disiplinan. Kung tayo'y sama-sama, kaya natin ito. Basta't laging handa at merong disiplina. Kung tayo'y sama-sama, kaya natin ito. Kaya natin ito.
news and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Mas Pinalawas, Radyo Pilipinas, Channel 38 sa Metro Manila. Pensya na kayo, medyo absent, ano mo? Absent po ako ng 2 days dahil medyo kinalabit tayo ng influenza. Kinalabit. At this is my first broadcast day, and then the next one will be Sunday na. Ay, nga na naman ako bukas. And narito na naman po kami, sina Kabeto at sina Kaana, si Ka Joshua, para dalang kayo ng may init na balita. Kaado, yung isang programa mo, Kaado, yung isang programa mong na Tiempo Hango, ibang intro mo, hindi na yung Agila. Medyo rock na yung intro mo. Meron kasing sinimulan si Freddy Aguilar. Gumawa siya ng isang framework song. Tapos, kinausap niya yung iba't ibang banda, gumawa na sa version nila. And ang pinakamagandang version na palagay ko ay yung sa Aegis, yung grupo ng puro babae. Ang ganda ng lyrics talaga. Anong mensahe na naka-attract sa iyo doon sa awit na yun? Well, ang favorite part ko doon ang bagong leader natin na hindi dapat tuta ni naman. At saka may sariling paninindigan. Ganun. Yung ano ba yung qualities of a leader for the next 6 years? Ha? Napakaganda ho ng kanta at kantiling ng mga babae. Uh-huh. So medyo since sa election season, sinisingit-singit natin, no? Para lang traditional naman ang dating. Okay. Oh, by the way, si Alex Arellano is with us, no? And si Imelda Calve dito sa Samba to, Facebook din ito, no? This is also Facebook. Makakasali ba sila sa Wheel of Fortune natin, ka Joshua, dito sa Facebook page na to? Yes po. Okay, makakasali din mamaya, no? Okay, let's move on sa mga nakalinya pong mga news reports po natin. Chinese Ambassador to the Philippines, Huang Silian, reports that $540 million worth of Philippine bananas were exported to China in the first 9 months of 2021. So may 3 months pa report. We are waiting na mabuo ito, no, sa end of the year. It accounted for 34.2% of the Philippines' total banana export value and registered a year-on-year growth of 47.4%. Halos 50% ang itinaas from 2020. In terms of quantity, 1.24 million metric tons of locally produced bananas or 36.8% of the country's total banana exports were delivered to China in the same period.
of time, increased by 38%. Ano? Now, I don't know kung yung delay sa ating RCEP ratification will affect this, but of course, I think Ambassador Juan Silian will continue to push that this grows in spite of our slow action on the RCEP, ano? But we have to help push, no? Yes. Ito pa rin, let's go back to that, Kaana, after I report this also. Philippines-China Friendship Club, post mo ito, Kaana, no? Apo. Thank you very much, China, and His Excellency Ambassador Juan Silian for all the help to the victims of Typhoon Odette. Ito pong mga pictures dito ay yung shipment to Negros, ano? Apo. Sabi dito ni Chinese Ambassador Huang, we have successfully delivered 10,000 bags of relief goods to Typhoon Odette victims in Negros Occidental. Matindi din pala ang tama sa Negros Occidental, no? And connected na rin dito sa China and sa trade and economics, sabi dito na ulat mula sa Tribune, Senate trips din nadapa, natisod, no? Napatid ng Senado ang Philippines RCEP founder bid. Sabi ni Trade Secretary Manuel Lopez, maintained that concerns raised by agricultural groups do not pertain to provisions under the trade bloc agreement. Kasi yung mga nagre-reklamo, dito sa RCEP, yung mga producers daw natin. Eh, sabi naman ni Mon Lopez, walang kaanumang ugnayan yung mga local production natin dyan sa RCEP. Ano? And I will explain a little more later on. Let me just go through the next item if it's relevant in this package. Well, I also included this in this batch kasi nga, sabi ni Bongbong Marcos, i-modernize yung ports natin. And importante itong mga ports sa ating intra-island trade, no? Inter-island trade pala, which has always been problematic, ano? Okay. So ito muna sa RCEP. Dito sa RCEP, ang ilang may importante eh, one, origin, no? As country of origin. Dahil nga maghahalo-halo na ang supply chain, mag-i-integrate ang supply chain dito sa region natin with China and the other East Asian countries, South Korea, Japan, and New Zealand and Australia, tapos tayong ASEAN. Hindi na ipipinpoint basta-basta na ito ay galing sa China, ito ay galing sa Pilipinas, itong produktong ito. So may posibilidad na yung mga industriya na dinidiscriminate ng Amerika laban sa China ay lumipat sa iba't ibang mga bansa, sa iba't ibang mga bansa dito sa RCEP. So maaari tayong mag-negotiate na lumipat yung iba dito para tayo ay makapag-export ng industrial and manufactured goods to all the parts of the world without worrying about yung problem of country of origin. Kasi may formula sila na kung saan yung mga final production, yun ang ma-identify as country of origin. Then there's the cumulative or cumulation provision. Ano? Mm-hmm. So these are provisions that will be advantageous to exporting countries like us. But maraming detalye yan, no? Ilang pahina po yan, napakakapal po yan, which really takes an expert to be able to explain everything. Pero who else can be more expert here kundi si Secretary Mon Lopez, who has been studying this and proposing this, and talagang minamadali niya. Ang problema, nag-recess ang Senate, hindi pa tinatakal ito, and the Department of Trade is worried, no, na sobra tayong ma-delay. Matutulad po tayo nung naiwanan tayo nung 1980s, nung ang Japan napilitan na mag-distribute ng kanyang mga industries, napunta sa Malaysia at Thailand, hindi sa Pilipinas. Ano? Yung panahon ni Marcos, nag-industrialize siya, meron tayong car manufacturing dito, yun naman ay sinira nila Cory Aquino. And so, lagi tayong sinasabotahe ng political ruling class natin kasi tied up sila sa interest din na protektahan ang sariling mga negosyo nila. So again, mga tulong ng China, ina-appreciate natin.
Yung RCEP, kailangan pag-usapan natin, maintindihan natin. At yung mga programa ni Bongbong Marcos, pwede nating pag-usapan din ngayon. No? Shall we go with Kaana again muna? Ladies first. Sa akin po dun sa RCEP, yun nga po, the same. Hinihintay ko po na talakayan yan at iayusin ng Senado. Ang alam ko po dyan, based sa ginagawa, sa mga nababasa ko, may mga naglalabi sa Senado na sinasabi nila na we should not be part of RCEP kasi nga daw, it will kill or it will, our local industries, especially sa agricultural side, will be at the disadvantage daw kasi nga, sabi, yun nga, disadvantage na dahil papasok na yung mga products coming from other countries na doon sa 15. Kasi 15, actually 15 nation yan eh. Malaysia, Indonesia, and Philippines hindi pa pumapasok, hindi pa nagra-ratify. But Indonesia will ratify by February 1. And Malaysia, I think, is already signifying na magra-ratify. Tayo, medyo nahuli. Pero Taiwan, Vietnam, nandun na. Ang mga arguments nila is arguments noong 1990s before pa tayo naging member ng WTO, the same arguments, no? Na sinasabi nila, baka daw mag-disadvantage ang ating local industry, especially the agricultural sector. Ngayon, sinasabi ko naman, kahit hindi pa tayo nasa RCEP, eh talagang nadi-disadvantage kasi hindi naman kasi competitive. Alam mo yun, yung agricultural sector natin talaga needs a lot of boosting, need a lot of financing, technology, and all that. Kasi kahit naman hindi ka sumali sa RCEP, disadvantage na nag-agriculture ng Pilipinas. So yun yung problema natin. It's not because of RCEP. It's really because may problema talaga ang agricultural sector. Kulang sa attention, kulang sa financing, kulang din sa development. So kung laging ganun ang attitude natin na magsashy away tayo sa mga ganyang trading blocks or na magbe-benefit tayo actually, matatalo tayo ng ating mga ASEAN neighbors. We need to be very forward-looking and positive about this kasi ang ano tayo natin, palakasin natin ang ating sariling industriya. Kailangan natin iboto yung mga leaders dyan sa ating gobyerno na may malasakit talaga sa Pilipinas at talagang gustong anuhin yung mga yung mga oligarchs who are more on their own, yung hindi naman para sa bayan ang inano. Kasi ang businesses sa Pilipinas controlled by certain number of people lang. Even the agricultural sector is may mga nagkukontrol dyan na mga alam mo yun, mga more on capitalist na sila lang nagbe-benefit yung ating farmers hindi. So kailangan natin isipin paano maging competitive. We need to invest not on an agriculture, on industries, magkaroon tayo ng high-value products, i-develop natin ang ating technology, actually, we need to partner more with China kasi when you talk about 4th Industrial Revolution, ang China ang nangunguna dyan. Doon makikuha mo yung mga high-value products na we have the capacity kasi magaling naman ang Pinoy eh. And also, we should invest on our human resource para maging competitive ang ating sariling produkto dito. Hindi yung tipong nagsashy away ka just because pinoprotect, magiging protectionist ang dating mo. No, hindi. Okay, matatalo tayo. Yeah. And, I've been writing an article about this RCEP kasi pinag-aaralan ko po ito ngayon. Good. Okay, let's go to Kaado. Sino ka malungkot sa isang farmer? Ay walang bibili ng kanyang tinanim. Ang RCEP is basically supply chain economy. Mm-hmm. Yung pagsusupply natin at saka yung annexation demand natin from other countries, supply chain mula sa farmer all the way to the market. Ito na yung market na lumalapit sa atin, yung mga urul pala kayo, mga tanga, mga bobo. Market na ito lumalapit sa atin eh. Ang problema rito, hindi ang RCEP. Yes. Ang problema dito, yung absorption capacity natin. Dahil yung pumiyatan si William Dar, nagtutulog dyan. Dapat dapat pagkasahan ng trend yan eh. Ano mag ginagawa niya yung sekretary na yan? Mabuti ito si yung sa tourism, nagising na eh. After a slumber of so long, pero tumaba siya, ha? Tumaba siya, ha? Parang bola na yung mukha niya ngayon.
hindi rin siya pretty. Anyway, yung absorption capacity natin, ang problema, how we can produce more, yes, how the government can support the producer to produce more, quality product. How our connection, especially on the financial side, can fuel the government to support the farmer. Ano yan eh? Chain. It's a chain. Eh, ang problema natin, ang kitatakot ko dito, yung supply side. Eh, isang country pa lang, China, kalahati ng banana natin. The Chinese are going Philippine bananas! Alright. Now, punta ako dito sa mga pinuksan ni presidential candidate Bongbong Marcos. Mukhang nag-resonate na yun. meron kong binunog sa kanya na ano. But in fairness, itong reform ng Philippine Port Authority, sinimula na po ito ni Tugati. At malayo na rin naabot ng Duterte administration dito. Yes. Pero siyempre, inuna muna yung mga malalaki infrastructure, pero hindi ho ito na pabayaan, no? You can check Department of Transportation website on this. But never enough. Never enough. Why? Because we are an archipelago. No? We are an archipelago. In fact, every major city should have a major port. Maybe not of international standard, pero a state of the art na for local standards, no? And then strategic, like Port Irene, meron ako isang port dyan, pinopropose ko, tinuro ko yung kay General Victor Corpus. Kasi si Bongbong is already talking here about making the Philippines a logistics center. Ang interpretation ko po niyan ay transshipment point. And sa nangyayari sa Taiwan, we can easily arbor this role from Kaohsiung with China. If we have the right foreign affairs secretary, precisely. Walang vision, wala ba lang strategic, ano, yung foresight, nakakaawa. Dapat nga din sa artist. Kalahati na kabinete natin, pit-pit ni Duterte. Para mga atasi kayo lang ang role nila. Okay. Itadagdag ko lang sa sinasabi ni Kaado. Dapat nga sa RCEP, hindi lang DTI ang nagpo-push for this. Even the DFA, they should be more active as well. Kasi yung RCEP, yung mga negotiations dyan, ang DFA naman ang representative, isa sa mga nagpupunta dun sa ASEAN to represent the Philippines. Of course, I would assume na may mga taga-DTI kasi sa kanila yan turf nila yan. Pero what I'm saying is, dapat like Luxin should be more active because importante yan sa atin. It's not, I mean, it's the biggest market ever in the world that is being presented to you. We just need to be competitive. Our government just has to respond and be more strategic kung ano yung mga commodities na kailangan i-finance at kailangan bigyan ng attention at ano yung pwede natin i-export na we are competitive among other countries dun sa na nasa RCEP. It's the biggest market, for God's sake. It's not only about goods, it's even services. No? And we are competitive Filipinos in terms of services. Kaso ang problema, masyado tayong hindi tayo forward-looking, laging may ibang arguments na baka daw ma-overwhelm tayo ng Chinese products, ng Chinese services. Hindi naman tayo. Hindi naman tayo. Yung sa Senado lang at sa ilang sa Congress. At saka ibang mga sector na they're lobbying. Well, lahat yan naman konektado sa business class po natin. No? Mga Ayala, mga Pangilinan,
mga oligarchs at silang nagpapasok, silang nagsususi sa likod ng mga nitong mga senador eh. That's a problem eh. They are the ones who hold the financial power. And that is why very pessimistic ako sa election, but we still have to go through it, ano, and try our best. But this is a recurrent problem. Mm-hmm. Yan. And so what we will have to try to lobby, ano, and do what we can. Mayroon lang itong nais kong basahin before we go on. Let me just check how to do this. Okay. Let me see. Well, si Antonio Miguel Carlos Ruidas, Willie Tang, ano? And Enrico Abejana, banggit ko na ba? Dito sa kabila, sila Daldit Pasamonte, Hazel A.S. is with us, and maraming comments dito magaganda. Si Brother Man Mario is here. Ako salis. Ah, salis si Mario sa Tambiolo, sa Wheel of Fortune natin at 7:30. 7 minutes from now ba? 7 minutes, no? Okay. And then, let me see. Anthony Bellio, kaya utang na loob doon sa mga pasaway at ayaw magpabakuna. Huwag nyo kaming idamay sa kamiserablehan nyo. Mm. Okay. Let tama. Us... And thank you to Jesse Harriet Batingal, SAR. What does SAR mean? Saudi Arabian Rial, no? Is that correct? Rial. 20. Tama. Malaking halaga niyang Saudi Arabian Rial. I don't know the conversion. We'll check, no? Thank you very much for your help. And may coffee mug na lumalabas doon sa kanyang... Yeah, I just want to add, hello. Yeah, go ahead. I just want to add na... we can see na isang candidate lang yung nag-address ng ganitong mga issues eh. Yung ganito yung foresight and then yung planning na nakikita natin. So I think the Filipino people will vote accordingly naman. Pero para magabayan din siya, dapat nakikinig din po kayo sa, well, dito sa station na to, sa Radyo Pilipinas, and then other stations. Kasi mainstream media will not be reporting these truths. Kasi... pinagtatakpan nila yan. Yung Senate, lagi nilang sinisigaw na DOH keep dropping the ball, si Duque, ganyan. Pero sila mismo, ngayon, they drop their ball. Sana'y mas maganda pa sa 540 million worth of, kasi it should be better. Kung yung dati, 540 million worth of Philippine bananas were exported to China, the first 9 months of 2021, kung isipin po natin kung naka-streamline yan, naka-plano with a grand plan of RCEP, kung naka-RCEP pa yan. So, siguro naka more than that, more than a few, more with 100 million pa, we can imagine estimate. So, ito na yung makikita na they are dropping the ball right now. Kailangan, we should, although yun nga, commentong is not hindi na po na niniwala sa botohan, ipilit pa rin po natin kasi kung hindi pa natin ipilit baka manalo pa si Lenin yan. Well, ako naman hindi kong mahinog din yung revolutionary efforts ng iba't ibang mga tao kasi nagjejestate pa, nagpapahinog pa. But the revolution has to come, ano? Tulad nga ng talagang pamagat nitong ng programang ito, ang mga programa ni Maestro, The Unfinished Revolution. Tutuloy pa natin 'yan. Before we move on to another issue. Ayano ko lang po, mag-comment lang po ako doon sa help ng China sa typhoon audit victims po. Kasi meron po akong mga nababasa, like for example kagabi, nakabasa ako na ang US daw ay nag-donate ng 1 billion pesos sa para daw sa typhoon ng mga ano. Sabi ko, pledge pala, magpe-pledge siya. Pero ang kaibahan po, pledge. Kasi may mga mainstream media na hindi nagre-report ng accurate. Yung iba, inuumit nila yung mga donations at mga tulong na ginagawa ng China, pero pinangangalanan nila yung ibang bansa na nag-pledge pa lang, hindi pa talaga nandun. Yun yung medyo na nakakairita na bakit hindi i-report lahat para fair? Kasi
magpasalamat din naman po tayo dapat at irespeto natin yung mga tulong ng China. Kasi ang China, hindi lang pledge po ang ginagawa niya. Talagang nandun na, nakapag-release na siya ng mga tulong niya. At ang kaibahan po, ang US, ang kanyang tulong, sometimes kino-course through niya to the UN system. Iba-ibang UN system, hindi direct to the government. Ang kaibahan po ng China, talagang diretso siya sa diretso sa DSWD, sa defense, at doon nila talaga nilalagay yung produkto at ang defense na or ang mga sangay ng gobyerno ang nagde-distribute. Eh ang US, I think, is they course through different organization like UN or USAID na nandito sa Pilipinas and all that. So there's a difference. At saka, hindi pledge po ang mga donation ng China. Nandun na po yan, nakadistribute ng all. Kasi nakakainis lang na sometimes napaka-bias, no, ng ibang mga media natin. Ang ibang media, pledge pa lang nire-report. Pero yung talagang nag-actual delivery ng tulong na, hindi nire-report. Yun yung problema ko dyan eh. Why that's is right. It like that? Well, diba? Alam natin din, it's connected to the oligarchs. Silang may control ng Inquirer, Rappler. That's unfair. Well, alam natin that they're unfair. That's why we're doing what we can, no? To fight back, no? We need to respect and we need to be more truthful about reporting. Kasi kung tutusin po, ang China ang unang-unang nag-respond. Nagbigay sila ng bigas, nagbigay sila ng mga water, at talagang diretso sa mga beneficiaries sa baba. That's aside from the Chinese community, ah. Tapos may $1 million sila na binigay sa ating sa victims na diretso sa ating gobyerno. Hindi na dumadaan sa kung kani-kanino pa. Diretso talaga sa sangay ng gobyerno para diretso sa baba. Ang problema, ito hindi pledge. Pero hindi man lang nare-report. Okay. Ang reaction ni Pinay Paparazzi, US pledge, baka magbibigay ng pledge wood polish. Okay. It's now 7:29. We'll have to take a break. But before the break, mag-roll ulit tayo ng ating Wheel of Fortune and intellectual content kasi mga libro po yung marami dyan. Okay, we're going to be rolling na po. Na-add ko na po yung mga names. Sige. Rolling. Ayan. So, the winner is... Ayan, Carlo Jones Kabungkal. Ito pa yung a few days na po siya sumasali sa raffle po natin. Oh, wow! Congratulations po. Okay, and one more. One more before we take our break. One more. Lumampas the winner po is Anthony Nicanor Joaquin Taguinod Bello. So congratulations po. Anthony Bellio. Okay. Bellio. Okay, it's now 7:30. We'll go to RP1 for some reminders. Isko na yung mga kaibigan ko, yung happy bonding, yung kwentong walang katapusan, yung tawanan na parang walang bukas. Dahil sa COVID, hindi na namin magawa to dahil magkakalayo kami. Kaya, magpapabakuna ako. Para makasama ko na sila sa personal at hindi na sa online lang. Kung turn nyo na, magpabakuna na. Press bakuna na. Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas. Kahanga-hanga ang pamamaraan ng mga lokal na pamahalaan para COVID vaccine ay maibigay sa bawat mamamayan. Narito si Mayor Raldes Andre Bulayungan ng Kiangan, Ifugao Province. We created a group chat with the barangay officials para may constant monitoring po and update ng mga information. And we went for home vaccination po. We brought the vaccines to the grassroots. And of course, malaking tulong po yung social media. Every now and then, nagpo-post po ang ating MHO inviting our people to come and have themselves be vaccinated. Maging protektado. Protektado. Magpabakuna tayong lahat. Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas. Sa lahat ng mga magigiting nating mga kababayan sa frontline, pa-check po ng inyong ID. Ilang malalim po. Lagi po tayong maghuhugas ng kamay, ha? Check po tayo ng temperature. Kayo ang aming mga bayani. Maraming maraming salamat po sa inyong serbisyo. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Isang paalala mula sa Philippine Broadcasting Service. Youth for Truth. Ito ng programa ng kabataan ng kontra sa peking balita. Know and discover. Lahat, as in everything,
enjoy your youth. Ang youth ang parte ng buhay natin. Na kumbaga, we're exploring Youth for Truth. All youth-related activities, plans, programs, at projects ng pamahalaan para sa kabataan. Ang layunin natin ay sabihin ang mga katotohanan. Ano ba yung mga totoong balita? Meron ding kwentuhan at kulitan. Let's be productive while having fun. Say Youth for Truth. Every Friday, 8 p.m. hosted by Director Vinci Baltan ng PCOO. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Issue, maiinit na balita at talakayan alamin. Mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinas. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, 738 sa Metro Manila. Okay, thank you. And now let's go to a concept na hindi ko pa naintindihan, pero ka-Ado, you dwelt on this. Also, meron pang bagong post kado in connection with this. But anyway, we'll take a look. What could the lamay ng bayan accomplish, sabi ni Mauro Samonte. This is in connection with the Coalition of Commons yun. May pinost ka diyan sa Facebook yung Coalition of Commons. So there are two concepts here. No, lamay ng bayan, I understand this is to stage a vigil sa COMELEC. Which you presented some challenges kung itutuloy ito. And then yung Coalition of Commons, ano naman ang pakay niyan? Ano? Now, going international in connection with the Xinjiang issue ng US laban sa China na wala namang pinupuntahan na. Ano? Para mapakita lang, maintindihan ng lahat na talagang wala epekto na ang mga ginagawa ng Amerika laban sa China. Ang Tesla, which is an American company, is going to open a car distribution showroom sa Xinjiang, China. Nagpro-protesta ang ilang American sectors na sabi, no American corporation should be doing business in a region that is the focal point of a campaign of genocide targeting a religious and ethnic minority. Now, obviously, ang Tesla hindi naniniwala, ang American company. Nakita ko po ang donation ni Julie Merano, 50 Hong Kong dollars. Thank you again, Julie, a regular contributor po. Maraming salamat po. Ano? Now, going back to the issue nitong Xinjiang, ang Carrefour, which is a French retail company, parang SM supermarket, ganyan, no? Nag-launch ng Xinjiang Fine Goods Festival to promote Xinjiang products. So, ano na ang bisa nung mga ginagawa ng Estados Unidos laban sa Xinjiang? Ano? Wala po. So that's the second item at this point. But I posted this now sa Facebook kasi naibalik na ako sa Facebook. Nakakapag-post na muna ako. We will see when they will cut me off again. But I wanted to highlight this kasi nga katatapos lang yung debate doon sa tungkol sa Summit for Democracy kung anong demokrasya ang totoo. Sabi ni Biden, ang American democracy ang totoo. Pero bakit nagkagulong Amerika? Bakit napaka-unpopular na ang Amerika na sa Democracy Perception Index Survey ng European Union, headed by Jan Stoltenberg, ano, yung grupong yon survey. How many percent? 44% of the people of the world blame U.S. for the decline in democracy. Hindi China, kundi U.S. ang pinakamasamang impluensya daw sa demokrasya. But China today, si President Xi Jinping the past few days, January 5 lang po itong ulat na daw, no? So kahapon lang nangyari ito, nag-i-inspection na si Xi Jinping noong bilyong-bilyong halaga ng mga facilities for the Beijing Winter Olympics and Paralympics. Ano? So, inaganda na sila. So, flop din yung Biden Winter Olympic boycott ng Beijing. Ano? Flop din. So, those are the two items, including the item about the lamay ng bayan. Well, go first to Kado kasi may bagong post siya sa Coalition of the Commons. And yung comments niya doon sa lamay ng bayan. Kaado? Well, we, Joshua, pakipost niya yung visual na pinadala ko. Uh,
We actually did this already almost 2016, hindi na ako sumama dahil I passed it on to Glenn Cho. 2019, medyo nasa broadcast ako, I was so busy, hindi na ako na ulit. But in 2013, Tanggulan Demokrasya, led by CJK. CJK. Ano pangalan yan? Anyway, maaalala ko mamaya. Ma'am, sorry, nakalimutan ko yung pangalan. Okay. Ginawa namin yan. Pero we almost made it to 21 days. But perhaps yung approach namin should be there should be a rethink on our approach. Kasi naging approach namin parang demo na marami naglalamay doon paggabi. I think what should be done is baka meron lang lamay station and then hindi naman kailangan ng crowd. Especially malayo pa naman ang eleksyon. Pero laging may presence doon dapat. Sina Vicente Domingo eh. Ah, si Sonny Domingo. O, di ba? Actually, this is now, this is by the way, an adjunct now of the revolutionary government movement. Just to give the people an update on the revolutionary government. The revolutionary government now has at least three major forces. And the one in Mindanao is the one that is very potent because it has an armed component. Ito talaga may armed component. Diretsuhin ko na, this is in collaboration with former MNLF elements. Okay. Sukat-suka na. Bakit itong 6 years na ito, hindi man na napag-usapan yung recovery of Sabah. Ganong presidential promise yan ni Duterte. So, I'm not for or against anybody there, but I'm just verbalizing it. Sa Visayas, mainit na rin mga ulo. Most of them are policemen. And there are some police colonels and generals who are already restless. Dito sa Luzon, basically yung grupo ni Danilo Tayan that has already established also almost a 2/3 of the country chapters. No? And then yung mga packet movements like itong kina Domingo na hindi naman RevGov dahil kung hindi pa kailangan na RevGov, lamay muna tayo. This coalition of the commons, isa sa mga nagsimula rin dito ay yung kaibigan natin si Gil Ramos, mga nagbunga yung kanilang pag-zoom, yung Zoom meetings nila. Okay. Pinakita ba ni Joshua? Ang gwapo ano kami ito? 2013 yan. Ha? Nasa likod ko si buhay pa si Jerry Ocampo, yung kalbo. Anyway, so let's move on. So, it will be a logistical challenge. Okay. Kasi palagi ko may tao naman sila. Pangalawa, itong Tesla. Walang pakialam ang Tesla dyan sa mga lecheng yan. Tesla is how to make money. Tesla already has been on the leading edge because nung walang makialam sa lithium battery, sila nauna dyan. Nag-impes sila ng grabe. Nung sinasabi nila na it's dangerous, it's like this, it's like that. Tesla went through with it and provided us with hybrids.
and the fully electric cars. And look where they are now. Okay. Kado, I'll come in lang at this point about Xinjiang Fine Goods Festival, no? Then we can go to Joshua and Kaana. I was thinking, can we, kasi we have to start some business for our people. Can we start a garments industry? Pag-isipan natin. Oh, yes. Xinjiang cotton. Yes. Kausapin natin ang mga Chinese businessmen na pwedeng makontakt through the embassy. And ipakita natin, no? We can produce and export to the US kasi nga, meron na nga RCEP. Yung goods hindi na ma-identify na nanggaling sa Xinjiang, mabibigyan natin ng trabaho ang mga kababayan natin, makaka-export tayo sa Europe, Australia, everywhere, na hindi nila masasabi na galing sa Xinjiang, di ba? Well, that's just a thought that came to my mind. No? Let's go back to... Cotton. Ano, no, Kaado? Sige, go ahead. Yung cotton nila kunin natin. Precisely, that's the idea. Oh, tapos tayong mag-export at tayong mag-bend. Yeah. Yun. Oh. Well, anyway, back to you, Kaado. Wrap up and then let's go to Kaado. Magagalit. Magagalit ang mga Bangladeshi. Okay, let's now go to Kaana. Kaana. Opo, dun po sa issue ng Xinjiang na yan, human rights, genocide and all, actually wala nang currency yan eh. There's no, wala nang currency yan kasi bakit? Lahat po yan ina-debunk na. Ng mga actually Western, ito pang nakakatawa, no? Ang Western countries kasi ang nagpapalaganap ng mga fake news na yan, lalo na ang US. Pero ang nagdi-debunk din sa mga arguments nila are Western media personalities na nakabase sa China, na kung saan sila talaga nakakita at nakakatingin kung ano ba talaga nangyayari doon. Hindi na yan nagmamatter ngayon, walang currency, but of course they're using it, like Hong Kong and Taiwan and Xinjiang issue, using it against China and propaganda, and they're justifying lahat ng mga, like for example, sanctions, mga kunyaring boycott sa Winter Olympics. Eh kasi yun lang naman ang may babato nila at the end of the day. Pero in terms of, wala naman impact siya actually when you talk about economics at when you talk about trade sa Xinjiang. Kasi kahit yung local consumption lang ng cotton sa loob ng Xinjiang, sa Xinjiang lang, and even outside of Xinjiang, well, in China, wala na eh. Ano na, bawing-bawi na ang mga producers doon eh. How much more kung mag-export pa sila, di ba? So yun, hindi lahat ng business entities sa Europe and even in the America pumapatol sa mga propaganda. They're still doing business with Xinjiang and other products, hindi lang cotton, no? So yan, walang currency yan. Ang ano din, doon naman po, nakita ko po yung mga photos ni President Xi Jinping na nag-inspect siya doon sa mga facilities ng para sa Winter Olympics. Roughly a month before the Olympics po. Talagang very ano siya, no? Yung ang impression ko kay President Xi Jinping is very, how do you call that, meticulous siya. Kasi doon sa poverty alleviation nila, he was also doing that. He went to different provinces to check kung ano na yung progress ng poverty alleviation program nila before. So isang dahilan, isang dahilan kung bakit nagagawa ni President Xi Jinping yan, maayos ang kanilang gobyerno. May kanya-kanyang trabaho, gawin nyo yan. Wala yung kada minuto, sisiraan ka, mumurahin ka ng mga ibang mga political operators dun sa bansa, sariling bansa mo, and so on. So you have the time to really attention to the job, di ba? Ang distinct characteristic ni President Xi Jinping, very meticulous siya, at he really is grounded. Talagang pumupunta siya sa iba't ibang lugar. Halimbawa, doon sa poverty alleviation, kasi pinag-aaralan ko po ngayon yung poverty alleviation ng China eh. Kung paano nila nagawa yan eh. Ang tawag nito, pumupunta talaga siya sa mga liblib na lugar. Doon siya, tinitingnan niya talaga kung ano ba ang impact, paano ba, nagsasucceed na ba sila o hindi pa. Tapos revise ng revise sa mga policies nila just to adjust kung ano yung nasa ground reality. Okay. At dito naman sa Olympic, no, he is also meticulous, no? Checking everything. Oo. Last comment ko lang, before kay Josh, is yung sinabi ni Biden na there's, American democracy is true democracy. Napaka-ano naman nung kanyang statement, because there's no such thing as true democracy. I would agree that there are different types and kinds of democracy.
Pero there's no such thing as to democracy kasi ang contour democracy, perfect democracy na 'yan, 'di ba? Pero look at what's happening in the US, napaka-polarized ng politics nila, napaka-polarized ng tao. Ang dami nilang problema when you talk about minority rights, right. even Asian, no, are being discriminated nowadays because of COVID-19. Iba pa yung yung racism against the Black Americans, yeah. No? So it's really a smokescreen ang tawag ko diyan sa mga pinagsasabi nila there's so such thing as true democracy in America. Eh, kulang na nga naniniwala sa Amerikano sa democracy nila dahil sa sobrang challenge at sobrang daming hinaharap nila ng mga issues related to that. We have 8 minutes left, so let's move on. Let's go to Kyle Joshua for a quick comment. Yeah, I agree with Ma'am Anna. Joshua, are you there? Yes, I'm here. Busy pa ata hello, si Joshua. Hello, yes. Yeah, I agree with Ma'am Anna po talaga din. Kasi po, yung democracy po ng US is, makikita po natin, tanong lang po natin sa mga citizens nila, sabihin nila na naka-experience sila ng racism, naka-experience sila ng gerrymandering, which is yung mga probinsya nila hinahati, kinokorte, yung mga states kinokorte base sa mga boto nila kung Republican political interest ng partido. Yes, political interest ng partido. So, talagang sira talaga yung democracy ng US as we can see. And doon naman po sa kay Elon Musk with his thin siya. Oh, makikita talaga natin na hindi siya beholden sa mga although I don't support him 100%, pero nung ako mga issues sa kanya. We can see here na hindi talaga siya beholden sa US government din na kung kung for profit ka, you would seek out opportunities na yun nga tapos kung magbubukas dito yung Tesla dun sa Xinjiang, makikita po talaga ng lahat na yung lahat ng mga binabato nila is hindi totoo. So, by the way, Kajoso, before I forget, para yung timing ko hindi masira, no? Are we broadcasting until 7 o'clock itself or 5 minutes to 7? 5 minutes to 8. So, tama, before, kaya nga, baka sumobra na naman tayo sa oras. May comments dito si Daldit Pasamonte who likes our channel because it's dedicated to truth. But she also has a question. How do I get a signed copy of her idol, Kaado's book? Please. Well, wait, let us roll the wheel again so that maybe Daldit can win this time. Ano? And some others, no? Sabi ni Anthony Bello, mag-unite po tayo. No to old trapos in the Senate. Let's put fresh feet for the incoming administration. Ano, and then I'll read the other comments later. Mag-roll tayo ng one more time before maipit tayo ng time natin mamaya. Okay, let's roll one more time. I hope yung mga tulad ni Daldit win this time, if not, next time. Ano? Sige, twice. Oh, habang nag-roll po, mag-ano lang ako ng news ka. Very, very quick lang po. Yes. The Filipino-Chinese Community Calamity Fund, FCCCF, led by 11 major Filipino-Chinese business, civic, and cultural organizations, recently raised 75 million pesos for their typhoon or debt relief operation to assist typhoon victims in Visayas and Mindanao. 75 million pesos. Yung ano na yon, yung Filipino-Chinese Community Calamity Fund. Okay. Okay, let's roll twice para dalawa. Let's hope yung first winner po is Benjamin Aguilar. Ayun, our old timer. Thank you, Benji, for joining. And one more time, sana si Daldit. Kasi gusto niya yung libro ni Kaado. Baka makuha niya. Dedication. Anong pangalan na lumabas? Si Alex Arellano po yun. Nanalo. Ah, Alex Arellano. Better luck next time, Daldit Pasamonte. Ano? But ang sinuerte ngayon, sino? Yung last name again? Benjamin Aguilar and Alex Arellano. Alex Arellano. Okay. So let's move on, no? Well, ang point ko naman dito, anong demokrasya ang mas mabuti para sa bayan, ano? Dito sa Pilipinas, nakatali tayo doon sa American concept ng electoral democracy. Baka yung whole process democracy ng China ay may mapupulot po tayo diyan, which is closer to the RevGov that Kaado, myself and many of our colleagues have been trying to fight for, ano? Okay, we can move on. Kaado, you have anything to add pa dito?
Wala na. Pero na akong parting shot mamaya. Okay. And the next one really shows the situation ng Amerika ngayon. Biden, Trump to address split-screen nation on January 6th anniversary. Bukas na po ito. Sa susunod na araw sa Amerika, bukas tayo January 6th, sa kanila one day later. Bakit po split screen? Ang Amerika po manunood sa dalawang speeches. Isa kay Biden, isang faksyon ng Amerika kay Trump. Kaya yung split screen na sinasabi. Ano, marami nang nag-predict by 2024 babalik si Trump. Kaya by 2030 civil war. Kasi nga, hindi po magkakaareglo itong dalawang ating faksyon sa loob ng Estados Unidos. There will be a social revolution bago ma-resolve ba ito. And then next item, ito, very interesting and we should really dissect it. Yung pag-suspendi ng Korte Suprema natin kay Larry Gadon. Yung pala, hindi naman siya pinakinggan. Muna, due process po yan. Hindi pinaalam sa siya ay sususpendihin. Part of due process yan. Anong klaseng Korte Suprema meron tayo kung ganyan? Ano? At pangalawa, bakit sila lumabag sa basic decent due process? May pressure ba sa kanila? Sino ang pwedeng mag-pressure sa Korte Suprema? Appointed na ni Presidente Duterte yan. Meron pa bang extra external factors na nakakapasok dyan sa Korte Suprema? Ano? And of course, yung kontrobersya nung kay Obiena, ang ating Paul Volcker, yes. Paul Volcker, in-expel sa national team ng anong tawag dito, PATAFA, yung Philippine Athletics Track and Field Association. Pero sagot naman ng Philippine Olympics Committee and Philippine Sports Commission, hindi po papayagan ma-expel si Obiena sa national team. So we have three items there, split screen ni Trump and Biden sa January 6, yung suspension kay Gadon, and itong kay Obiena, itong controversy kay Obiena. Kaala okay. Na. Ako, kay Obiena, pangatlo po siya sa pinakamagaling na Paul Volcker sa mundo. Ilaban niyo po, suportahan po natin siya against. Kasi parang gusto lang siyang tanggalin dyan sa national team. Yun lang nakikita ko dyan eh. Parang ano na yan eh, deliberate na. Doon naman po kay Attorney Larry Gadon, yun nga po, walang due process kasi hindi daw niya nakuha at hindi siya binigyan ng furnish ng copy ng complaint. So bakit kayo sususpindi kung hindi ka pa makasagot, no? Sinuspindi na siya, hindi pa niya wala pa siyang kopya ng complaint at hindi pa niya nasasagot yung complaint. May judgment na. So ibig sabihin, prior pa din sa pagsagot niya yung complaint, ginajudge na siya kasi sinuspindi ka eh. Diba? Yun yung problema ko. Ano yun? Due process and premature judgment. Yeah. Diba? Kaya na, 7:55 na. So we have really no more time. Chika, let's go to Kaado very quickly. Opo. Anyway, ako papaalam na lang ako muna ka Betong, no? Just to remind everybody, observe minimum protocol dito sa COVID. Do yes. Not take any chances. Alam po ninyo, sa Cayman Islands, 2 years imprisonment, ha? 2 years imprisonment. Isang American woman at boyfriend niya ang nakulong na ng 32 days. Pero pinabalik na sa US. Pero the fact is na meron hong mga makasabihin kasi nila naghihigpit tayo, dictatorial and all that stuff. Hindi po totoo yan. This is a very serious pandemic. By being irresponsible, you can kill, you can maim, and you can send people to the hospital and incur tremendous expenses. Okay. Kajoshua, paalam na tayo. Yes, I want everyone to be updated po sa amin. So follow us on Facebook, YouTube, and Twitter din po. Thank you. Kaana yung paalam mo. Before I say good night po, ingat po at huwag pong sumali sa super spreader event kasi meron pong religious event na mangyayari. That's the Nazarene procession. Sana po huwag na po kasi mataas na po yung cases natin. Huwag na po nating dagdagan. Okay. Maraming salamat po at magandang gabi. We're 1 minute over time but I will see you again on Sunday. Ingat po lahat. Yes, po.
Bye-bye and have a good week ahead of you. Stay safe.